magiging topic na ngayon, mga kapatid, ay bilang mga Kristiyano, unahin po natin ang kaharian ng Diyos. No? Pinamagatan po natin ito na Jesus Christ, the Lord of the Harvest. So, si Jesus Christ ay Panginoon ng aanihin. At ibang talata ay magsisimula sa Mateo chapter 9, verse 35 hanggang 38. At kung mamaya na yung mga susunod pang talata. Amen. Kaya ang sabi po rito, mga kapatid, at nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at mga nayon na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinangaral ang ebanghelyo ng kaharian. At pinagaling ang sari-saring sakit at ang sari-saring karamdaman. Amen? Ano raw, nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at mga nayon. Yun ang ginawa niya, no? Yun ang ginagawa ng Panginoon. Nililibot niya ang mga lahat ng mga bayan at mga nayon kung saan siya nakakarating. Ano yung ginagawa niya na nagtuturo sa mga sinagoga nila? Yung ibig sabihin ng sinagoga, ito yung mga lugar na pinagtitipunan nila. Kung sa panahon natin, ito yung kanilang simbahan. Ito yung mga lugar na pinagtitipunan nila at doon siya nagtuturo. Nag-ipon-ipon sila roon sa lugar na yon. At ipinangaral ang ebanghelyo ng kaharian. At bukod sa pangangaral ng ebanghelyo, pinapagaling din niya ang sari-saring sakit at sari-saring karamdaman. Amen. Ito ibig sabihin ng sari-saring sakit, malamang na ito ay mga physical na karamdaman, no? Mga physical na karamdaman. At ito namang sinasabi niyang sari-saring karamdaman, maaaring ito ay spiritual na karamdaman. Amen. Alam naman natin yung mga physical na karamdaman, no? Halimbawa, yung sakit sa ating katawan, kung anong saan man tayong parte may sakit sa ating katawan, nagpapagamot tayo. At bukod doon, may mga sakit pa na pinagagaling ang Panginoon, yung sari-saring karamdaman. Maaaring ito ay karamdaman na kalungkutan o karamdaman na pagkabalisa o pag-uusik, pag-aalala, maaaring takot o karamdaman na walang kapayapaan. Ginagamot din niya ang mga bagay na ito, mga kapatid. Siguro nagbibigay siya ng mga pagpapayo o ginagamot niya. Basta sari-saring karamdaman at sakit yung kanyang pinagagaling. Yun ang ginagawa niya, no? At pagdating sa Mateo chapter 9:36, sabi rito, datapot na makita niya ang mga karamihan, ay nahabag siya sa kanila. Sapagkat pawang nangahapis at nangangalat na gaya ng mga tupa na walang pastor. No? Sabi, tatapot na makita niya ang mga karamihan ay nahabag siya. Amen? Naramdaman niyo na ba, mga kapatid, yung ganitong klaseng karamdaman, yung pagkahabag? No? Kasi nga, nakita niya ay pawang nangahapis, nangangalat,
nagaya ng tupa na walang pastor. No? Siguro nangahapi sila dahil sa pamumuhay nila, dahil sa kaguluhan ng kanilang pamumuhay o sa kanilang kinasadlakan, kung ano man ang nangyayari sa buhay nila, kaya sila nangahapis. Kasi batid naman natin, mga kapatid, kung ano yung pamumuhay ng sanlibutan. Marahil ay naramdaman din natin to ng mga panahong yon. At maging hanggang ngayon ay baka nararamdaman pa rin ng iba. No? Anong sabi? Nangahapis? Marahil dahil sa mga kaguluhan na kinasadlakan nila o kung ano man ang problema dumarating sa kanila, kalungkutan, kung ano man ang dinadanas nila, yung matitinding problema, kaya siguro sila nahahapis. No? Tapos yung nangangalat, no? Sabi, nahahapis at nangangalat, na gaya ng tupa na walang pastor. Siguro yung kanilang buhay ay, kaya sila nangangalat, walang direksyon ng buhay nila. No? Lalong lulong sa maraming bisyo. Nangangalat dahil lulong sa maraming bisyo, no? Mga palaboy, mga walang kumakalinga. Alam naman natin yung mga nangangalat ngayon eh. Minsan yung mga taong grasa nangangalat. Diba na nakakahabag din, diba mga kapatid, na pagka nakita tayo ng mga ganong tao na merong namamalimos, no? At kung saan-saan naliligaw, mga naliligaw ng landas. Marami, maraming mga ano, maraming nangangalat, yung dahilan ng pangangalat. Yan ang sabi ni Christ ng talata 36. Tatapot na makita niya ang karamihan ay nahabag siya. Tinatanungan natin kung naramdaman naman natin yung ganitong kahabagan. Marahil kung ikaw ay pastor, may pusong pastor, maaaring naramdaman mo to eh. Pero kung ikaw ay mature Christian, maaaring naramdaman mo rito. Lalo na kung ikaw ay nakikisimpatiya sa ating Panginoon, no? Tayo ay, yung bang, ano ba yung nararamdaman ng, ano, ng nakikidamay? No? Pag ang isang tao ay may mabigat na problema o suliranin, nakikidamay ka, parang nararamdaman mo na rin yung nararamdaman niya. Amen? Kaya bilang tayo ay ating huwara ng ating Panginoon, at tayo ay nakikibahagi sa kanyang krus, siyempre tayo ay nakikisimpatiya sa kanya, at marahil ay nararamdaman din natin yung ganitong nararamdaman niya, no? At tayo din ay nahahabag doon sa mga taong kinahabagan niya. Amen? Kaya yung, kasi nga, na marami tayong nakikita na ganito eh. Kasi siguro kung mapapansin nyo yung mga, ano, kung lalo na kung nandito kayo sa syudad, marami kayong mapapansin na mga ganitong klaseng mga tao. Nangahapis at nangangalat yung mga namumuhay, lalo-lalo na yung mga namumuhay na makasanlibutan. No? Kaya anong sabi sa verse 37? Kaya kasi nga, napansin na kaya siya nahabag, kasi nakita ng Panginoon na sila ay nangahapis at nangangalat na gaya ng mga tupa na walang pastor, no? Walang kumakalinga sa kanila. Kaya sabi ng Panginoon, nang magkagayoy, sinabi niya,
sa kanyang mga alagad, katotohanan ay ang aanihin ay marami. Datapot kakaunti ang manggagawa. No? Ang sabi niya, ang nang magkagay sinabi niya ang kanyang mga sinabi niya sa kanyang mga alagad, katotohanan ay ang aanihin ay marami. Marami na raw ang aanihin, pero kakaunti yung mga magagawa. Ito ay isinulat noong panahon pa nila, no? Kasi kung ating sisimulan, sa simula, ang mga disciple ay nagsimula sa 12. 12 disciple nagsimula hanggang sa parami ng parami yung mga manggagawa. Amen. Kaya hanggang ngayon mga kapatid, parang kakaunti pa rin, ano? Parang kakaunti pa rin, parang mas marami pa rin yung hindi Kristiyano kaysa mga Kristiyano. Ang banggit nga doon sa mga datos eh, nasa 2/3 lang yata yung mga Kristiyano eh. Ibig sabihin, mas lamang yung hindi Kristiyano. No? At yung iba pang mga Kristiyano ay baka hindi natin alam kung talagang totoong Kristiyano. Baka ito ay mga Kristiyanuhan lang. No? Hindi hinahanap yung kabanalan. Kaya, yun ang sabi ni Kristo. Ang sabi niya, na magagay sinabi niya sa kanyang mga alagad, katotohan ay aanihin ay marami. Natapos ka, kaunti ang manggagawa, kaunti lang ang manggagawa. Yan sabi niya sa 38, sa verse 38, idalangin nga ninyo sa Panginoon na aanihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Eh kung tutuusin kasi yung trabaho talaga ng Panginoon yung harvesting, no? Kaya lang siyempre tayo ay kabilang sapagkat tayo ay kamanggagawa niya. Amen? Yung sabi doon sa talata na tayo ay kanyang kamanggagawa at tayo yung kanyang bukid. Tayo rin din yung kanyang tayo rin yung kanyang parang yung ano yung tinatahanan na bang tawag doon sa verse sa 2 Corinthians First Corinthians, hindi ko makabisado yung mga talata eh. First Corinthians 3:9, sabi rito, sapagkat tayo ay mga kamanggagawa ng Diyos, kayo ang bukid ng Diyos, ang gusali ng Diyos, ayun. Sapagkat tayo ay kamanggagawa ng Diyos, kayo ang bukid ng Diyos, ang gusali ng Diyos. Eh ano pa ang sabi mga kapatid? Ano, dalangin ninyo sa Panginoon na aanihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Kaya nga tinawag siya Lord of the Harvest. Kasi nga sa kanya eh. Sa kanya yung mga aanihin eh. Yung inaani mula doon sa lugmok na kalagayan na sila ay napaalipin sa kaharian ng Diablo, ay inililipat na. Inaani ng Panginoon at inililipat sa kanyang kaharian. Amen? Kaya maraming aanihin. Yung mga napipigati, kaya nga nag-invite si Christ nung doon sa chapter 11 verse 29 ng Mateo. Sabi, simulan natin sa verse 28, magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal
at nangabibigat ang lubha at kayo aking pagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Sapagkat malambot ang aking pamatok at magaang ang aking pasan. Yun yung imbitasyon ng Panginoon sa mga nabibigat ng lubha. Eh, yun ang nakita niya eh, no? Anong sabi? Anong sabi sa verse? Datapot na makita niya ang karamihan ay nahabag siya sa kanila sapagkat pawang nangahapis at nangangalat na gaya ng mga tupa na walang pastor. Magkagayon, sinabi niya sa kanya, mga alagad, katotohan ay ang aanihin ay marami datapot kakaunti ang manggagawa. No? At dito sa chapter 10, mga kapatid, eh, ito na yung kasagutan ng Panginoon doon, no? Para yung mga alagad, inutusan niya at sila na rin yung kasagutan ng panalangin. Sila yung inutusan at sila rin yung kasagutan. Yung sabi rito, kasi nagsimula sa mga apostol, ang mga aral, eh, no? At sabi rito, at pinalapit niya sa kanya ang kanyang 12 alagad at binigyan niya sila ng kapamalaan laban sa mga karumaldumal na espiritu upang mapalabas nila at upang kanilang mapagaling ang lahat ng sari-saring sakit at ang lahat ng sari-saring karamdaman. No? Yun, inutusan niya yung kanyang mga disipulo. Ang sabi niya nung sa 38, idalangin nga ninyo sa Panginoon na aanihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Baga sa ano, inutusan ng Panginoon yung kanyang mga alagad at yun na rin mismo ang sagot doon sa ano, no? Kasi siguro sa mga panahong yun ay wala pa, kakaunti pa lang sila, no? Kaya ito na rin yung sagot, sila na rin yung sagot doon sa inutos. Ang sabi, pinalapit niya sa kanya ang kanyang 12 alagad at binigyan niya sila ng kapamalaan laban sa mga karumaldumal na espiritu. Ito yung mga umaalipin eh. No? Yung mga karumaldumal na espiritu, ito yung umaalipin doon sa mga taong nahahapis, doon sa mga taong nangangalat, no? Na gaya ng tupa na walang mga pastor. So, ito yung mga karumaldumal na espiritu. Nasa ilalim sila ng kapangyarihan ng Diablo. Amen. Sabi niya, binigyan niya sila ng kapamalaan laban sa mga karumaldumal na espiritu upang mapalabas nila at upang kanilang mapagaling ang lahat na sari-saring sakit at ang lahat ng sari-saring karamdaman. Amen. Kasi yung una, binasa natin, ay nilibot ni Jesus ang lahat ng bayan at layon eh. At nagtuturo sa mga sinagoga nila. At pinangaral ang ebanghelyo at pinagagaling niya ang sari-saring sakit, sari-saring karamdaman. Kaya lang, sobrang dami pala nito. Kasi yung mga panahon to eh, napaghaharian pa ni Satanas yung sanlibutan, yung mga panahon to. Kaya anong sabi niya? Idalangin nga ninyo sa Panginoon ang anihin, nagpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang anihin. At ito na nga yung sagot, pinalapit niya ang kanyang mga alagad at binigyan ng kapangyarihan. Amen? In advance, no? Parang ano? Tayo kaya mga kapatid, mayroong ganitong kapangyarihan? No, anong sabi? Binigyan niya sila ng kapamalaan laban sa mga karumaldumal na espiritu upang mapalabas nila. No?
At upang kanilang mapagaling ang lahat ng sari-saring sakit at ang lahat ng sari-saring karamdaman. Kaya ba natin ito, mga kapatid? Meron ba tayong kapangyarihan ganitong binigay sa atin? No? Ang alam ko, meron eh. Meron binigay sa atin kapangyarihan eh. Ang sabi kasi rito sa Gawa 1:8, ang sabi rito, nung dumating yung Pentecost, kaya lang, inantay pa natin dumating yung Pentecost. Kaya lang siya kanila sa mga apostol, in advance, binigyan na sila. Amen. Tayo, pagdating pa ng Pentecost, no? Nung panahon ng buhay pa si Christ, in advance, binigyan na sila ng, ano, para sila ay makapag, ano, no? Meron ng binigay na sa kanila. Kaya lang siguro, yung mga panahong yon temporary lang, no? Temporary lang yung binigay na kapamalaan. Sa tuwing sila ay may particular na gawain, binibigyan sila ng kapangyarihan. Amen? Pero yung talagang pagbibigay, pagdating ng Pentecost. Amen? Yan sabi rito, sa Gawa 1:8, datapot tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. Yung tatanggap din ang kapangyarihan pagdating ng Espiritu Santo. At kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea, Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Kaya meron din tayong kapangyarihan ganun, mga kapatid. No? Pwede rin tayong magpagaling ng sari-saring karamdaman. Pero hindi naman lahat binigay sa isang tao. Lahat yung ano, no? Kasi merong gift na ano eh. Iba-ibang gift ang binigay eh. Halimbawa, doon sa mga apostol, siguro merong binigyan sa kanila ng gift na magpapagaling. Hindi naman siguro bawat isa sa kanila binigyan din ng gift na magpapagaling. Pero sa kanila, meron sigurong binigyan. No? Katulad ni Pedro at saka ni Juan, meron silang gift na nagpapagaling. Pero doon sa ibang disciple, hindi nakatala sa Bible yung ibang disciple na meron din silang ganong gift. No? Ayan ang sabi, mga kapatid, dito sa tingnan natin doon sa John 4, verse 34 hanggang 36. Ang sabi rito, ng mga natapot, sinabi niya sa kanila, samantala, sa verse 31 natin simulan, samantala ay pinamamanik sa kanya ng mga alagad na magsabi, Rabi, kumain ka. Natapot, sinabi niya sa kanila, ako'y may pagkain kakanin na hindi niyo nalalaman. Ang mga alagad nga ay nangag-usapan, may tao kaya nagdala sa kanya ng pagkain? Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay ang aking gawin, ang kalooban ng aking ama ay nagsugo at tapusin ang kanyang gawa. Yun daw ang pagkain niya, no? Sinabi ni Jesus sa kanila, ang pagkain ko ay ang aking gawin, ang kalooban ng sa akin ay nagsugo at tapusin ang kanyang gawa. Ano sabi sa 35? Hindi baga sinasabi ninyo may apat na buwan pa at saka darating ang pag-aani? Narito sa inyo ay aking sinasabi, itanaw ninyo ang inyong mga mata at inyong tingnan ang mga bukid na mabubuti na upang anihin. Yun ang parang idinidiin ni Christ na parang doon, yun ang kanyang ano eh, yung ministeryo eh, yung mag-aani. Yung kanyang ministeryo na ibinaba dito sa lupa para anihin yung mga aanihin. Sabi niya,
Libaga, sinabi ninyo, may apat na buwan pa at saka darating ang pag-aani. Narito sa inyo'y aking sinabi, itanaw ninyo ang inyong mga mata at inyong tingnan ang mga bukid na mapuputi na upang anihin. No? Yun, ayun ang sabi niya. Ang sa Bertelsi ka sabi, ang umaani ay tumatanggap ng upa at nagtitipo ng bunga sa buhay na walang hanggan upang ang naghahasik at ang umaani ay magalak kapwa. No? Ang sabi niya, ang umaani ay tumatanggap ng upa at nagtitipo ng bunga sa buhay na walang hanggan. Yun pala ang mga ani. Kaya bilang tayo mga kapatid ay nakikisimpati ha, sa ating Panginoon, no? Ano yung ating gagawin bilang tayo ay mga Kristiyano? Meron ba tayong puso tulad ng kahabagan ng Panginoon? Na hindi ba kayo nakakaramdam ng habag doon sa mga taong hindi paligtas? Habang tayo nabubuhay mga kapatid, siyempre darating yung panahon na matatapos din yung ating buhay. Hindi ba tayo nag-aalala na hindi man lang tayo nakidamay sa ating Panginoon? Na umani, no? Doon sa mga aanihin. Hindi ba natin naramdaman yung kanyang kahabagan sa mga tao? Maaari tayo, noong tayo ay namumuhay pa sa sanlibutan, ay kinahabagan din ng Panginoon. Amen? Kaya may mga taong dumating sa atin para tayo ay mapabilang sa kaharian ng Panginoon. Kaya bilang tayo ay namumuhay Kristiyano mga kapatid, dapat magkaroon tayo ng simpati sa ating Panginoon na ano yung ating buhay bilang buhay Kristiyano. Naalala ko nung ako'y namumuhay sa sanlibutan, wala akong ibang inisip kundi yung puro kasiyahan. Pero ngayong Kristiyano na ako, ano na yung iisipin ko? Ano ng klaseng pamumuhay ang gagawin ko kung hindi ako susunod sa yapak ng Panginoon? Amen? Magamit man lang natin ang ating buhay, no? Sapagkat yon ang pinunta ng Panginoon dito. Anihin ang dapat anihin. Eh, yung ating application mga kapatid, ano po yung ating application? Ha? Ang mga dapat pala natin gawin mga kapatid, no? Ay sabi rito, let the kingdom of God come into your house. Yung kaharian daw ng ating ng Panginoon ay dapat mangyari sa ating tahanan. Kung di ngayon paano mangyayari 'yon? Dapat pala nagkakandak tayo ng mga kahit na maliliit na Bible study para ang mga tao na ating maaaya ay maakay din natin sa Panginoon. At yung mga tao na dapat nating kahabagan, kasi nakakahabag nga yung katayuan nila. Kung iisipin natin, kung makikisimpatiya tayo sa ating Panginoon, maiisip din natin yung ano ba yung nararamdaman ng Panginoon sa mga taong ito, no? Kung ikaw nga ay may pusong pasto, maaari nararamdaman mo yun sa mga tao na nangangalat at nangahapis ng para mga tupa na walang pastor. Amen? Kaya dapat tayo mga kapatid, dapat pala tayo ay gumagawa, no? Yung kaharian ng Diyos ay ating maipalaganap. Gagawa tayo ng mga paraan paano ba natin maipalaganap
yung kaharian ng Diyos, na tayo ay magkakandak ng mga kahit maliliit na Bible study, kahit doon sa mga kakilala nyo, kaibigan, kapitbahay, basta tayo ay merong ginagawa kung paano tayo makaakay ng ating mga, ng ating kapwa bilang pakikisimpatiya natin sa ating Panginoon. No? Tapos magkaroon tayo ng mga regular na Bible study group. No? Magkaroon tayo ng bilang application, magkaroon tayo ng mga ng mga grupo naman, kahit maliliit lang, kahit mga apat, lima katao lang kayo, magsimula kayo, parang para magkaroon kayo ng regular na Bible study sa inyong tahanan o sa amang lugar na inyong mapagkakasunduan, para magawa natin yung mga bagay bilang application natin, bilang panimula, no? At kapag tayo dumadami na, kapag madami na, pwede nating hatiin eh sa bagong silang eh. Parang ina-apply na namin yan, kaya lang nile-level up pa namin kung paano kami makapag conduct ng mga Bible study, at pinag-aaralan namin kung paano yung epektibong pagba-Bible study. Inaaral namin yan, pinag-aaralan, at inuumpisa na namin yan, mga kapatid, no? Bilang pagtupad sa Great Commission ng ating Panginoon. Kasi ano yun eh, dakilang atas ng Panginoon yun eh. Eh talagang trabaho ng mga Kristiyano yun, mga kapatid. Eh ano pa, patuloy na matuto at umatwin ng daily devotion, no? Patuloy tayo umatwin, mga kapatid, kasi sa patuloy natin mga pag-atin, natututo tayo. Siyempre, ano nga naman ang ituturo natin sa ating kapwa kung wala tayong alam? Kailangan patuloy tayong matuto, patuloy tayong umatin sa ating mga daily devotion, pagdating ng mga pagsamba, mga Bible Sunday school, umatin tayo, at mismo magbasa na rin tayo ng mga Bible kahit wala tayo sa, may mga oras tayo na bakante, pwede magbasa tayo ng Bible, mag-research tayo. Eh ako, wala akong ginagawa kundi mag-research eh, magbasa. At kahit papaano nagkakaroon tayo ng konting nalalaman, eh siyempre, eh kung wala akong alam, ano nga naman ituturo ko sa mga kapatiran, sa mga nakikinig sa akin, kung wala akong alam. Kaya kailangan maging masikap din tayo sa ating mga natututunan bilang application na tayo ay gumagawa, no? Kasi nga kung wala tayong gawa, yung ating pananampalataya ay hindi natin nilalakipan ng gawa, ay ito raw ay patay o baog, no? Kaya kailangan tayong gumampan o gumawa bilang mga Kristiyano, at tayo nakikisimpatiya sa ating Panginoon. No, invite natin yung ating mga kaibigan, mga kamag-anak. Kaya ang Panginoon ay nagsimula doon sa kanilang ano eh, sa Israel muna eh. No? Nagsimula muna sila sa Israel. Kaya nung sabi doon sa, ano, sabi ng 12 ito, na sa chapter 10, verse 5, ang sabi, ang 12 ito ay sinugo ni Jesus, at sila'y pinagbilinan na sinasabi, huwag kayong magsitungo sa alinmang daan ng mga Gentil, at huwag kayong magsipasok sa alinmang mga bayan ng mga taga-Samaria, kundi bagkos, magsiparoon kayo sa mga tupang nangawaglit sa bahay ni Israel. Inuna nila yung bahay ni Israel. Kaya hanggat maaari tayo, mga kapatid, unahin natin yung ating mga kamag-anak. Ngayon, kapag tayo hindi pinansin ng ating mga kamag-anak, eh saka na lang tayo lumabas. Saka na lang tayo pumunta doon sa iba na dapat nating i-Bible study. Amen? No? Yun. Patuloy tayo matuto at umatin ng mga daily devotion para tayo ay ma-equip. Ano yung ma-equip? Ibig sabihin, tayo ay magkaroon ng alam sa pagpapaliwanag tungkol sa salita ng Diyos. Kasi, paano tayo lulusob sa gera kung wala tayong armas? No? Mahirap naman yung ganun na paano ka magsasalita sa kapwa mo kung wala kang alam.
ay hindi mo pwedeng kailangan talaga magsikap tayo matuto. At doon sa pagsisikap nating matuto, mapapakinabangan natin na yung pagsishare o pagbabahagi sa iba. Amen? Yun, mga kapatid, at sana meron tayong natutunan bilang ang tayo ay mga disipulo sa panahon natin ngayon, tayo mga Kristiyano, at magampanan natin yung Great Commission ng ating Panginoon. Kaya maraming salamat. Sana ay meron tayong natutunan sa ating binahagi sa gabing ito upang maging tayo maging ganap na Kristiyano, maging sakdal. Amen? Kaya purihin ang ating Panginoon. Babalik ko na po sa ating mga tagapanguna.